Pahirapan pa rin ngayon ang linya ng komunikasyon sa Surigao del Norte dahil sa matinding pananalasa ng Bagyong Odette. Ang telecommunication companies puspusa na sa pagsasaayos ng mga nasirang linya. Si Julius Pakot sa detalye. Rise and shine, Julius! Hindi lamang pagkain at tubig ang nagkukulang sa mga residente ng probinsya ng Surigao del Norte, maging ang linya ng komunikasyon na mahalaga sa ganitong sitwasyon. Kaya naman maraming mga residente ang pumunta sa tabi ng kalsada ng Barangay Pungtod sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte. Ilan sa mga naghanap ng signal ng telekomunikasyon ay si Erlyn na taga Season at Jocelyn na taga Bakwag, Surigao del Norte. Bumiyahe pa sila ng isang oras, makatawag lamang sa kanilang mga kamag-anak. Si walang ano sa amin, walang signal, mahirap ang signal, kaya pumupunta na kami dito sa lugar sa Alipaw. Oo, dito na kami nakiano ng signal. Nakausap ko na yung mga kapatid ko, alam na nila ang nangyari sa amin. Yun, kasi walang ang signal sa amin, sir. Mahirapan kami, walang kuryente, wala pang signal. Tapos yung mga pagkain namin, mahirapan din kami kasi wala ng kuryente. Wala kaming mapagilingan ng aming palay. Sa bayan naman ng Kitsaraw sa nasabing probinsya, inabot ang pamilya ni Dandy na taga Placer, kung saan ka-video call nito ang kanyang misis na nagtatrabaho sa ibang bansa. Masaya, sir. Kasi nakausap ko yung misis ko at nandun sa labas. Kasi pinapapunta niya kami dito para alam niya yung kalagayan namin. Puspusa na ang ginagawa ng pag-aayos ng mga telecommunications companies. Upang maisaayos ang linya ng komunikasyon sa lugar ng nasabing probinsya, may ilang kumpanya din ang nakatakdang maglalagay ng booth para sa libreng tawag at pacha-charge sa ilang lugar na may linya ng komunikasyon. Mula dito sa Surigao del Norte, Julius Pakot para sa Bayan.